So medyo luto lang po masyado yung malunggay. Okay. So ayan, yung anti-COVID na ulam. Kabuti, may ampalaya na, meron pang malunggay. Salamat po sa panonood ng aking video. Okay, mga kamag, for today's vlog, magluluto tayo ng dinengdeng, no? Pero iba-iba lang yung halo. So meron tayong ampalaya, malunggay, meron tayong mushroom, at saka tira na pritong dalagang bukid. Okay, so ito yung recipe natin, ho, na ngayon. Mushroom, dinengdeng with mushroom. So, ang first step po natin ay maglagay tayo ng tubig. Around 3 cups. Tapos bawang. Okay. And then, maglalagay din tayo ng fish sauce o yung bagoong. Okay. So, ito yung bagoong. So, dagdagan pa natin. So, 2 kutsara. Okay. So, ilagay na natin din itong mushroom na inano natin, ano? Hinimay-himay na mushroom. So, ito yon. White oyster mushroom. Hinimay-himay para madaling lumambot. Okay. So, hintayin po natin kumulo at lumambot. And the more na niluluto natin yung mushroom, the more na nagiging concentrate yung mga minerals at saka mga ibang vitamins o amino acids. So, antayin muna natin, takpan muna natin, pakuluan muna natin. Yan. So, himay-himayin natin yung malunggay habang inaantay natin na kumulo o lumambot yung mushroom. So, ito pong malunggay na to, yun yung inani natin doon sa ating urban garden sa roof deck west tower ng Tektite. Okay? So, ito po ay organic. Wala po tayong chemical. Ang ginagamit lang po natin yung fertilizer ay yung fish amino acid. Okay po, ito na. After 5 minutes, kumukulo na. So, lagyan natin ng konting salt. No? To taste lang. No? Ito po. Sin. Then, ilagay na natin itong ito yung tirang ulam, no? Prito. So ilagay na natin. Hinayaan natin muna ng kumulo ulit. So ito kamag, kumulo na ulit. So yung inihalo nating isda ay tira lamang po yan, no? So pwede din kayo mag dinengdeng yung mga tira-tirang prito, bangos o tilapia. Actually, pwede nga rin yung mga ulo-ulo eh. Kumbaga, pampalasa lang siya. So, kunting salt pa. So, depende sa taste nyo po yan eh. Actually, hindi na kailangan lagyan ng seasoning kasi nga, yung kabuti pa lang po malasa na plus yung isda. Okay? Depende po siya sa taste nyo.
So, takpan natin ulit. So, yun na ulit. So, ito lang po yung available natin kasing gulay, you know, yung ampalaya. So, pwede naman talong o pwede rin sitaw, pwede rin bulaklak ng kalabasa o meron din kalabasa. So, kung ano lang yung available po na pwedeng gawing dinengdeng. So, yun na lang po yung ginawa natin. No? Yung isa pala, yung prito noong nakarang araw na prito na nakalagay lang sa rep. Okay? So, magtataka po kayo bakit ito lang yung halo niya. Ito lang po kasi yung available na gulay natin dito sa trabaho. So, gusto lang natin kumain ng mushroom with malunggay. Siyempre, sinaman na lang din natin yung, isinaman na lang din natin yung tira nating ampalaya. So, lutuin muna natin konti yung ampalaya. So, ito po, nilagay na po natin yung malunggay. So, ito po yung ipinopromote na ulam noong panahon ng pandemya ng Department of Agriculture, yung kabute at saka malunggay. Dahil po sa kanyang mga vitamina, minerals na antiviral. So, ito po yung pinopromote nila. So, sa mga kababayan natin na dyan sa probinsya po, in-encourage ko kayo na magtanim o mag-alaga kayo ng kabute at saka malunggay sa iyong mga bakuran. So, sundan lang po yung aking mga videos sa YouTube channel. Andun po yung mga aking tutorial kung paano magpatubo o gumawa ng binhe, magpatubo ng kabute. Lalo na yung kabuteng saging na ipinopromote natin ngayon dahil alam natin na yan ang makakatulong sa food security ng bansa natin at saka makatulong din sa ating mga kababayan na nasa probinsya na may malawak na agricultural land at maraming agricultural waste or byproducts na pwedeng gawing patubuan ng kabute gaya ng dayami na sinusunog lamang po sa sakahan. Okay po. Maraming salamat. Hanggang dito na lang. At ito na, luto na yung ating dinengdeng na may mushroom at malunggay. Maraming salamat po. So, ito na po. Luto na yung ating ulam. Ayan na, ayan na. So, medyo luto lang po masyado yung malunggay. Okay. So, ayan. Yung anti-COVID na ulam. Kabute, may ampalaya na. Meron pang malunggay. Salamat po sa panonood ng aking video. Of course pala, may sili tayong, no, lagyan natin ng sili para masarap yung ating kain.